Tara, sama kayo sa trip ko. Sa previous video natin, binisita na natin ang Ancient City at ang Erawan Museum. In this video, biyaheng Pattaya naman tayo. Around 5 AM nang magbuka ko sa Bolt ng motorcycle taxi. Para nga din tong Grab and may iba't ibang option for transportation. Ang destination natin is sa bus terminal sa may Ekamay Station or yung Bangkok Bus Terminal Eastern. And nasa ilalim nga lang to ng BTS Ekamay Station. Pwede din tayong mag BTS, yun nga lang 6 AM pa sila nag-open. Around 70 baht yung binayaran ko and nasa 20 minutes naman yung travel time from my accommodation. Pagpasok nga, makikita mo na kagad yung mga counters. And for Pattaya, may dalawang option, either van or bus. Ang nakuha ko dito is yung van and ang price niya is 150 baht. Yung bus naman will cost 131 baht. Sa may likod na side ng terminal, yung sakayan and nandun din yung mga bilihan ng pagkain. Hindi nga din sila nagpupuno and ilan lang kami nung umalis yung van. Past 5:30 AM nga, nag-start na kami bumiyahe and nag-stop over sa isa pang terminal. Medyo mahaba-habang biyahe nga din to and sa expressway naman siya dumadaan. Around 7:50 AM nung bumaba ako sa Pattaya and hindi na nga ako dumiretso sa terminal. Bali almost 3 hours nga din yung naging biyahe. Pagbaba sa Pattaya, nag-book nga ulit ako sa Bolt ng motorcycle taxi papunta sa Sanctuary of Truth. Around 55 baht yung binayad ko dito and more than 15 minutes yung travel time. And maya-maya pa nga, nandito na tayo sa Sanctuary of Truth. Sa kulok ko nga din binook yung ticket dito and pinapalit ko lang yung voucher dun sa counter nila. By the way, madami ding Pilipinong staff dito. And sila nga yung unang bumati sa akin. Naglakad na nga ako papunta sa viewing deck. Dito nga yung waiting area para sa guided tour. May iba't ibang language nga yung guided tour nila and iba-iba din yung schedule. Maya-maya pa nga, nakita ko na yung pinunta natin dito. Dito pa nga lang, sobrang ganda niya ng pagmasdan. And pure wood nga yung ginamit dito. Naglakad-lakad nga muna ako and napansin ko na madaming ang hayop dito sa area. And ito yung ilan sa mga pwede mong makita. Pwede nga din magpakain dito and bibilin mo yung carrots. Maya-maya pa nga, bumalik na ako sa viewing deck para sa scheduled guided tour. Nag-short introduction nga muna and maya-maya pa pinababa na din kami. Sobrang ganda nga din sa area na to since mapuno talaga and dinig na dinig mo yung mga fauna. Pagbaba nga, iaabot na yung helmet. Nito isuot pagpasok sa Sanctuary of Truth since laging ongoing yung construction doon.
Unang dadatnan ay ang gawaan nila ng mga sculptures. Dito nga magkaka-idea kayo kung paano ginagawa yung mga sculptures na makikita sa Sanctuary of Truth. Magkaka-idea na din kayo kung gaano kalaki yung mga artwork na nilalagay nila. Sa dulong bahagi naman nito ay makikita ang isang miniature version ng Sanctuary of Truth. Since pure wood nga ito and walang pako, pinakita din kung paano nila pinagdudugtong yung mga kahoy. Kung kanina nga napagmasdan na natin yung ganda nito sa ViewTech, mas kita pa ngayon yung detalye nito sa malapitan. Kahit sino talagang makakakita nito ay siguradong mamamangha. Sa laki ba naman nito at sa dami ng mga nakakapit na sculptures, siguradong may area na pupukaw ng attention mo. Habang naglalakad nga, ina-explain naman ng guide ang iba't ibang parte at disenyo na makikita dito sa Sanctuary of Truth. Now the gap between each base here conveys the story of the Thai traditionals in the past. So in here, we're going to talk about how Thai people create games using nature. So the first one we have here, they make up here. The monkey side refers to as the Varanas because they are on the good side. And you can see here the giants, they are called as... Pagpasok nga, mas makikita pa yung mga detalye ng bawat haligi at bawat sulok ng structure na to. And also, this is a great reminder, everyone, of why we should always wear our helmets inside because sometimes the breeze fall down, it might be our head. Everyone, let's go see right here. Everybody. Now, for the next part, we have over here at your right. Notice here, inside the shrine, there are no decorations, which means that when we come to the world, it's important to the environment. And also, the fourth one here is teaching them how to be a good person. The fifth one here is providing security or safeguarding them from every evil. The sixth one here is choosing a career suited to their aptitude and preference. The seventh one here is my favorite, guys. This one here is always support your child's partner. Guys, if your child already is married, please don't fight with your in-laws, please. Just support your child's partner. And also for the... Ang kabuuan ng tour ay umiikot sa pag-explain ng 7 Truths of Life na makikita sa iba't ibang sulok nitong museum. First truth shows who we are and where we are from. The second truth shows how do we survive. The third truth is the end of life. The fourth truth shows inspirational people. Fifth truth is the purpose of life. Sixth truth explains how a society is a two-sided coin. And the seventh truth as the beginning of society. After ng guided tour, papayagan na kayong mag-ikot sa buong museum. Also, may other activities pa din sa vicinity. Lunchtime na nga nung lumabas ako dito and ang balak ko sana is kumain sa may tapat na restaurant. Yun nga lang, sarado. May dumadaan nga din na Songtao dito, hindi ko lang alam yung ruta. Medyo mahirap kasi makipag-communicate sa kanila since hindi sila marunong mag-English. Kaya nag-book na lang ulit ako ng motorcycle taxi sa Bolt papuntang Pattaya Beach.
Dito na nga ako kumain ng lunch and dito ako napadpad sa Chali Food and Drink. After kumain, nag-book naman ako ng Bolt papunta sa Nung Nooch Tropical Garden. Almost 40 minutes nga din inabot ang biyahe. Pagbaba nga, hinanap ko lang ulit yung book for online booking. And saklok nga ulit ako nag-book ng ticket dito. Isa nga ito sa World's Most Beautiful Gardens. Kaya tara, samahan niyo ako mag-ikot sa loob ng Nung Nooch.
Sobrang laki nga din talaga nitong Nung Notch and sobrang dami mo talagang pwedeng makita dito. Sobrang well-maintained nga din yung mga halaman dito. Pero if hindi kayo mag-a-avail ng sightseeing bus, pwedeng-pwede namang maglakad gamit yung mga elevated walkways. Well-established trail to na may access sa halos lahat ng gallery dito. And ito nga yung mga napuntahan ko gamit yung elevated walkway na to. Exhibit nga din sila at ito yung ilan sa makikita. Paglabas nga, nagbook lang ulit ako sa Bolt ng motorcycle taxi papunta sa Pattaya North Bus Terminal. Pwede nyo nga ding idagdag sa itinerary nyo sa Pattaya yung floating market. Around 40 minutes nga ulit yung biyahe papunta sa terminal. Ito nga yung Pattaya North Bus Terminal. And ang pamasahe dito is 131 papuntang Ekamay. By the way, reserve seating dito. So check nyo na lang yung ticket kung saan kayo uuko. Also, may schedule silang sinusunod and makikita nyo naman dito sa board. Madami naman nga ding nagtitinda and may convenience store din sa gilid. Since medyo nagutom nga ako sa pag-iikot, tinry ko na itong mga scooters dito. Ito nga yung ilan sa binili ko. Yung nasa left is chicken na medyo gingery and yung nasa right is parang longganisang matabang sa atin.
And ito naman yung nagustuhan ko, chicken din to. Maya-maya pa nga, nagpasakay na sa bus. Mahigit 2 oras nga lang inabot yung biyahe and medyo traffic pa niyan sa Bangkok. Naglakad nga lang ako papunta dito sa BTS Ekamai Station and bumili ng single journey ticket papunta sa Sapan Taksin. Dito na nga lang din ako nag-dinner sa Silong area. And may nadaanan niya ako ditong Michelin Food Restaurant. Hindi ko lang sure kung Jok Prince yung pangalan ng resto, pero yun kasi yung lumalabas sa Google Maps. And congee yung tinitinda nila. Or pork porridge or lugaw satin. Umorder nga ako nung merong egg and merong century egg. Sa next video natin, mag-iikot pa tayo sa Bangkok and mag-Michelin food trip na din tayo. Thank you for watching and see you on our next trip.